Magsitayo po ang lahat. Magalak tayong lahat. Si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo ng Diyos upang ipagdiwang ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoon. Hilingin natin sa ating mahal na pong Jesus sa Sareno, dalhin ang ating mga panalangin sa ating Ama sa Langit. Upang tayo maging dapat makinabang sa banal na pagdiriwang, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang aming kalooban ay lagi mong hugugin sa pagganap ng mga mabubuting gawain upang sa aming pagpupunyaging kamti ng iyong bigay, mapagsikapan naming sapitin ang pagkabuhay kailanman. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Matapos tumigil sa Antioquia ng kaunting panahon, si Pablo'y muling naglakbay. Ginaygay niya ang mga bayan sa lupain ng Galacia at Lydia at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad. Dumating sa Epeso ang isang Hudyong nagngangalang Apollos na ipinanganak sa Alejandria. Mahusay siyang magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangangaral at nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit ang binyag na nalalaman niya ay ang binyag ni Juan. Siya'y walang takot na nagsalita sa sinagoga ng mga Hudyo. Narinig ng mag-asawang Aquila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apollos. Kaya't isinama nila ito sa bahay nila at do'y ipinaliwanag na mabuti ang mga bagay na hindi pa niya alam tungkol sa daan ng Diyos. At nang ipasyan niyang tumawid sa Akaya,
Pinalakas ng mga kapatid ang kanyang loob. Sumulat sila sa mga kapatid doon na malugod nilang tanggapin si Apollos. Pagdating doon, malaki ang naitulong niya sa mga nananampalataya sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. Sapagkat walang magawa sa kanya ang mga Hudyo sa hayagang pagtatalo. At mula sa mga kasulatan, ay pinatunayan niyang si Jesus ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa. Awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa. Magmula sa tronong banal at dakila. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham, sasama ang madlang mga pamunuan ng lahat ng bansa sa sandaigdigan, ang mga sandata ng lahat ng kawal, lahat ay sa Diyos na hari ng tanan. Hari ng sangkulupuan, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mula sa Ama si Kristo at naparito sa mundo nang sa langit dalhin tayo. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinghaga, subalit darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo ng gayon. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na iyo'y hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan. At hindi ko sinasabi sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo. Sapagkat iniibig nga kayo ng Ama. Iniibig niya kayo sapagkat ako'y iniibig ninyo. At naniwala kayong nagmula ako sa Diyos. Ako'y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayon, aalis ako sa sanlibutan at babalik
sa Ama. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Tayo ay nagkakatipon muli upang ipagdiwang ang banal na misa. Naglaan kayo ng oras at lakas at batid ko marami sa inyo galing pa sa iba't ibang lugar sapagkat nais nating dumulog kay Jesus, sapagkat ang Panginoon natin ang tanging makapagdadala ng mga dasal natin, alay natin at pasasalamat natin sa ating Ama sa Langit. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Lahat tayo gusto natin maging malinaw ang lahat. Kung maaari lang sanang magsalita si Jesus Nazareno at sabihin sa atin kung ano ang talagang dapat nating gawin, hindi ho ba mas madali ang buhay kung ganoon? Siguro iba ngayon nagtatanong, mag-a-abroad ho ba ako o hindi? Ito bang taong ito ang pipiliin ko, sasagutin ko o hindi? Itong negosyong ito, ito ba ang papasukin ko o hindi? Itong kursong ito, ito ba ang pipiliin ko o hindi? Marami tayong mga katanungan. Marami tayong gustong mabigyang linaw sa buhay. At kung maaari lang sana, masagot tayo ni Jesus Nazareno ng derechahan. Ngunit batid din natin, hindi kadalasan ganun ang nangyayari. Di po ba? Kaya nga yung iba sa atin, para mas maging malinaw, nagtatanong tayo sa ibang tao, humihingi tayo ng payo. Pinag-aaralan natin lahat-lahat. Yung iba, na sobrang desperado, magpapahula na lang. Kasi buto pa sa manghula, sasabihin sa'yo ng derechahan. Kaya natutukso tayo. Iba sa atin, pumupunta pa sa mga may sinasapian. Iba sa atin, naghahanap ng tanda. Paano magiging malinaw ang lahat? Sabi nga ni Jesus Nazareno sa Ebanghelyo ngayon, ang sinasabi ko sa inyo, minsan ay patalinghaga. Nung kinakausap niya ang kanyang mga alagad, ito yung bago siya mag-alay ng kanyang sarili at bago siya namatay sa krus. Kaya nga sabi ni Jesus Nazareno, pag dumating ang panahon, nakita niyo ang aking pag-aalay ng ganap, doon ninyo mauunawaan. Doon mabibigyang linaw ang lahat. Doon, wari nyo'y sasabihan ko na kayo ng diretsyo. Nung makita nila ang pag-aalay ni Jesus Nazareno, ang kanyang
pagkamatay at muling pagkabuhay at pagbalik sa Ama. Kaya bukas, ipagdiriwang natin ang pag-akyat sa langit ni Jesus Nazareno, ang kanyang pagbabalik sa Ama. Pagkatapos daw nito, doon magiging malinaw ang lahat sa mga alagad. Doon, wari nyo'y kinakausap na sila ng diretsyo ni Jesus Nazareno. Sana nga mangyari sa atin yon. Dahil alam natin, minsan nagkakamali tayo ng desisyon sa buhay. Minsan, ang ating napipili ay taliwas sa kalooban ng Diyos. Ang gusto kasi natin, Panginoon, sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo, kung ano ang dapat mangyari, at tutugon ako ng oo. Akala natin ganun yung kalakaran. Sabihin niyo po, at tutugon ako ng oo. Pero alam niyo po ba ang gustong ipahiwatig ni Jesus Nazareno ngayon? Ang tunay daw na deboto, ang tunay na anak ng Diyos, baligtad, sasabihin mo muna sa Diyos, opo. At kung mayroong kang marubdob na hahangarin, na sundin ang loob ng Diyos, doon niya bibigyang linaw ang lahat sa kanyang plano para sa iyo. Ulitin ko po, sa halip na antayin natin sabihin ng Diyos anong dapat mong gawin, saka ka magsasabi ng opo, ang dapat pala, sabihin muna natin sa Kanya, opo, sabihin natin sa Kanya, ito po ang puso kong nagtitiwala at susunod sa iyong kalooban, anuman ang kalooban na yan. At doon niya ipagkakaloob sa atin ang linaw ng kanyang kalooban. Yung sasabihin sa atin bukas ng Diyos, ngayon palang sasabihin na natin, opo, nakahanda kami, susunod kami, at magtitiwala kami. Kaya-kaya natin yon? Yung hindi pa natin alam, yung bukas pa lang halimbawa, iaalok sa atin ng Diyos. Ngayon pa lang, sasabihin na natin sa Kanya, opo, nakahanda po ako, susunod po ako. Kapag ang puso daw po natin, handang-handa, gustong-gustong sumunod sa kalooban ng Diyos, doon niya mas lalo tayong tutulungang maunawaan ang kanyang kalooban. Ngayon po ay Sabado, araw din ng ating mahal na ina. Sa tingin niyo po, bakit nasunod ng mahal na ina, naging malinaw sa mahal na birhen ang kalooban ng Diyos? Dahil bago pa ialok sa kanya ng Diyos ang plano, natitiyak ko araw-araw sinasabi ng mahal na ina, opo, susunod ako sa inyo. Opo, nakahanda ako sa inyo. Opo, magtitiwala ako sa inyo. Kaya nga't nang dumating ang anghel, nang dumating yung mga pangyayari sa buhay niya, humingi siya ng kaliwanagan at lubos niyang naintindihan at lubos niyang nasunod ang kalooban ng Diyos. Kaya kung gusto raw natin maliwanagan sa kalooban ng Diyos, unahin natin yung opo, nakahanda akong sumunod. Opo, nagtitiwala ako sa inyo. Sa diwang ito, mga kapatid, inaanyayahan ko kayong
Ganun ang ating puso. Tuwing kayo nagpupunta rito para magsimba, tuwing kayo nagpupunta rito upang magdasal, sana po pag nakikita natin ang mahal na pong Jesus sa Sareno, sa halip na tanungin kagad natin siya, ano po ba ang dapat gawin? Ano po ba ang gusto niyong gawin ko? Sabihin natin agad sa Kanya, agad-agad, ano man ang gusto mong ipagawa sa akin, ano man ang kalooban ng Ama, opo, nakahanda ako. At alam niyo po, kung araw-araw, ganun daw ang dasal natin sa Kanya, opo, susunod ako, ano man ang inyong gusto, opo, tutuparin ko, ano man ang inyong kalooban. Baka magulat po kayo, mas magiging malinaw ang gustong sabihin ng Diyos sa atin. Kaya huwag niyo munang antayin kung anong sasabihin niya bago kayo magsabi ng opo. Unahin niyo yung opo at doon mas magiging malinaw ang gustong ibigay sa atin ng Diyos. Kaya huwag kayong uuwi. Aalis ng simbahang ito nang hindi nyo sasabihin kay Jesus sa Sareno, nagtitiwala po ako sa inyo. Kung ano man ang sasabihin nyo sa akin bukas, sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon, ngayon pa lang sinasabi na namin, opo, sapagkat mahal namin kayo at nagtitiwala kami sa inyo. Huwag kayong matakot, ibigay agad ang oo sa Kanya, sapagkat mas alam ni Jesus sa Sareno kung ano ang kailangan natin. Mas alam ni Jesus sa Sareno kung ano ang pinakamabuti sa atin. Baka yung pinagdarasal mo, hindi talaga yan ang mas mabuti para sa'yo. Baka yung pinagdarasal mo, baka yan pa ang magpahamak sa'yo. Baka yung hinihingi mo, kulang na kulang pa yan para sa kagalakan mo sa buhay. Kaya sa halip na ikaw ang magbigay ng sagot, hayaan mong si Jesus sa Sareno ang magbigay ng sagot. At sana nga, mas maintindihan at maunawaan natin ang gustong sabihin sa atin ni Jesus Nazareno. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Tumingin tayo kay Jesus Nazareno sapagkat alam ko, siya ang pinunta nating lahat dito. Mahal na pong Jesus Nazareno, tulungan mo kaming maging handa sa kalooban ng Ama. Sapagkat ang kalooban ng Ama, ang biyaya ng Ama, ang pinakakailangan namin, ang pinakamapagbibigay ng kagalakan sa buhay namin. Hindi pa man namin alam lahat-lahat ito, hindi pa man malinaw ang lahat ng ito, ngayon pa lang, katulad mo, Jesus Nazareno, ang aming tugon sa Ama, opo, susunod kami. Opo, makikinig kami. Sapagkat nagtitiwala kami sa Ama, gaya ng pagtitiwala mo, Jesus Nazareno. Tulungan niyo po kami, mahal na Panginoon, upang sa gayoy, sa aming pagtugon araw-araw, pagdating ng tamang panahon, magiging malinaw ang lahat, magiging maayos ang lahat, magiging buo ang aming buhay sapagkat matutuklasan, matatanggap namin at masusunod namin ang iyong kalooban at biyaya. Mahal na pong Jesus Nazareno, nagtitiwala po kami
sa inyo. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, inaanyayahan tayo ni Jesus na ilapit ang ating mga kahilingan sa Ama sa pamamagitan niya at tinitiyak niya ang ating madaramang kagalakan bilang tugon sa ating mga panalangin. Ang ating tugon, Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga pinuno ng simbahan, sa pamamagitan ng kanilang pangangaral at patnubay, naway umakay sa atin sa kaluwalhatian ng ating tahanan sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga nanunungkulan sa pamahalaan, naway pagkalooban ng biyayang makapaglingkod nang may katapatan at dangal, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga taong naghihirap at may mabibigat na pasanin sa buhay, naway makatanggap ng lakas mula sa banal na Espiritu, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga may sakit naway makatanggap ng ginhawa at pagpapalakas ng loob mula sa kanilang mga mahal sa buhay, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang ating mga mahal sa buhay na namayapa na ay maihatid nawa sa kagalakan at kalawalhatian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama, sa tuwing na dinidinig mo kami at ipinagkakaloob ang lahat ng aming hinihiling sa pamamagitan ng mga kagalingan ng iyong anak, manatili nawa sa amin ang iyong Espiritu upang ituro sa amin kung ano ang nararapat naming hilingin sa Diyos at ibuhos ang iyong biyaya sa amin. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang munting alay mula sa amin, buong puso namin hihintayin pagpapala na tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyong sanang kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan na ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat.
Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating mong pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Tuwin tayo nagsisimba, ialay natin sa Diyos ang ating upo, ang ating pagtitiwala, ang ating hangarin na sundin ang kanyang kalooban. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, San Bernardino ng Siena, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kadugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen.
sunuring anak ng Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin dahil dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya. Huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung minsan matigas ang aming puso. Kung minsan sumusuway kami sa iyong kalooban at mas pinipili namin ang kasalanan, linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Aking ginango muling
kailan pa man di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa may huwag mabahala pagkat kapiling ako't wina. Kahit anong dilim, anong lagi tatahakin, kayo'y aalagaan, gagabayan, kailan pa man, kailan pa man, di mawawala sa inyong tapat at tunay. Kailan pa man huwag mabahala pagkat kapiling ako't wina. Mga paalaala sa mga nagsisimba, pinaaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ay amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan na ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Maraming salamat po sa inyong tulong sa simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala dito ng bigas, pang-ayuda para sa ating mga kapatid na nasalanta at nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin lalong maging mapagmalasakit at matulungin sa ating kapwa. At nawa ang inyong idinadasal ay sagutin ng Diyos at matanggapan ninyo ang higit pa, ang mas mainam para sa inyo. Unahin natin ang pagtugon, ang hangaring sumunod agad sa kalooban ng Diyos. Mas magiging malinaw ang kanyang kalooban at biyaya sa atin kung ito ang ating uunahin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala ng mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag
na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.